Limang buwan na rin nang magsimula kami magdesisyon na libutin ang buong Pilipinas at dito na kami tumira ng full-time sa loob ng lumang jeep na kinonvert namin para maging isang bahay. So yung mga kalibot, pwede na yung mga lahat ng gamit natin. Ako, grabe, nakaka-excite, nakakaba na nakaka. Di ko alam kung maramdaman ko kasi talagang walang uwian to. Abutin kami ng ilang buwan, kalahating taon, o baka lumupos pa tayo ng isang taon sa paglilibot sa Pilipinas. Yun ay para masaksihan namin ang ganda ng Pilipinas habang kasama ang pamilya at habang nagtatrabaho na din online. Pangarap talaga namin ang ganitong lifestyle. Yung tipong kahit saan ay pwede kang pumunta at di mo na kailangan magrenta ng hotel kasi meron namang kwarto ang jeep namin. And di mo na rin kailangan isipin ang gastusin sa pagkain kasi meron din kami sariling kusina dito sa loob ng jeep. Pero, hindi madali ang ganitong buhay. Ika nga, it's not easy but it is worth it. For today's video ay gusto kong makita nyo rin ang isa sa mga challenges o hirap na nararanasan namin. Hindi sa lahat ng oras ay puro sarap lang ang nai-experience namin. Ngayon nga ay apat sa amin ang nagkasakit. Napakahirap na sabay-sabay kami ay nilagnat at nagkaroon ng trangkaso. Inatake rin kami ng hika at di kami makahinga ng maayos. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit. At i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasi man tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tara! Sama ka! So ayan, good morning mga kalibot. Nandito tayo sa Pulusan Lake. Actually, nandito tayo sa parang office nila. Tapos, dito tayo nakaparada. Ayan. Nasa taas, tulog si Lacris. And, hindi na kasi namin nababa yung ibang gamit. So, hindi kami naglatag. Nag-edit sila kagabi. So, ito. Kailangan nyo kasi ito. Hey, Kuya Ed. B, Chris. O C, si Ante. Ah! 1,000,000 pesos! Ah! Laban o bawi? Isa pang tanong, laban o bawi? Kita-kita pa lang sa bato. Huling tanong, laban o bawi? Si Ante! Bruh! Okay, you can go back to sleep. Sobrang lamig talaga kagabi, mga kalibot. Tara na, tingin tayo na ulam. Wala daw bilihan na ulam dito, sabi ni Bia. Patulog ka pa, Chris! Anong oras pa lang? Ano, Kuya Ed? Kamusta naman? Ayos pa, ganito. Sobrang lamig kagabi. So, ayan mga kalibot. Good morning sa inyo. And, balik gagawin natin ngayon. Pupunta tayo ng LCC para mamalengke. And mga kalibot, dahil naka-set up tayo ngayon, hassle kung magkapakapa tayo tapos mamalengke. So, bali meron tayo ngayong bagong kaibigan dito. So, ito mga kalibot, si Kuya Carlo. Nag-organize sila ng mga tours. Hi Kuya! Hello po! Ayan. So mga kalibot, si Kuya Carlo, sasamahan tayo para mamalengke. And bali, gagasolinahan na lang natin yung sakyan niya. Ayan, kasama natin si Kuya Ed. Hello Kuya Ed! Hello! Tara, mamasyal tayo. Hi Mami! May Jace. And may iwan dito guys si Bia. Bia, bye-bye Bia. May iwan talaga si Bia. And guys si Chris, iwan siya kasi nag-edit siya. Ah, si Pacman pala, may iwan na si Pacman. May iwan din pala si Pacman. Bye Pacman. May iwan din si Citrine. Tsaka si Garnet. Bye Citrine. Bye Garnet.
Tara na. Tara, 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 tara. Good morning sa inyo mga kalibot. Pero parang hindi pabor kay Kuya Ed ang bungad ng umaga. Nananakit ang mga paa niya at halos di siya makalakad. Kahit pagpunta ng CR ay hirap na hirap din siya. Napansin din namin sa mukha niya na sobrang sakit talaga ng nararamdaman niya. Kaya tumawag na nga ako sa munisipyo ng Bulusan para magpa-assist. And walang tanong-tanong ay nagpadala agad sila ng ambulansya para dalhin sa clinic si Kuya Ed at ipapa-check up sa doktor. So ayan guys, si Kuya Ed, tumamaga ulit yung paa niya. And dadalhin natin sa clinic sa munisipyo. So dahil di makapag-drive, baka di niya mapindot, mapakan yung preno natin. Nagpadala ang munisipyo ng ambulansya. So thank you so much ulit kay Mayor and sa LGU ng Bulusan. Thank you so much. Dito nga mga kalibot ay nakausap na siya ng doktor. In-interview siya tungkol sa health condition history niya at in-explain na rin sa amin ang mga bawal na pagkain sa kanya. Binigyan din kami ng reseta para sa mga gamot na iinumin niya. Nagpa-BP na nga rin pala ako mga kalibot and ang reading ko ay 120 over 80. And based sa pag-research ko, need ko na daw magbawas ng timbang. So ngayon mga kalibot, sobrang init. Tapos mamaya yung gabi, sobrang lamig. Galing kami ng Bulusan and ngayon, ito kami sa Erosin. So medyo paos ako. And ngayon guys, nandito tayo kasi meron tayong kukuning pinadeliver natin galing online. Ito wala tayong permanent address. Makiusap tayo sa isang mga follower natin. In-address natin sa bahay nila. And today, pupunta sa kanila, kukunin natin yung pinadeliver sa bahay nila. Tara. Dito na nga kami guys kila Ma'am Marie Chris Polo. Dito namin in-address sa kanila yung parcel na pinadeliver namin. Bali, hindi pa kami magkakilala pero ganyan talaga. Minsan kailangan lang natin ng malakas na pagtitiwala sa isa't isa o sa isang tao para mangyari ang isang bagay. Marami na kasing manloloko ngayon mga kalibot. Dito sa ginawa namin, gusto namin patunayan na marami pa rin po ang mga taong mabubuti ang puso at talaga mapagkakatiwalaan. And isa na po dyan, si Ma'am Marie Chris Polo ng Erosin, Sorsogon. Sinubukan namin magbayad pero di niya tinanggap. And bilang kapalit dahil ayaw niyang tanggapin ang bayad namin, bumili na lang kami ng mga paninda niya. Tapos noon, meron daw siyang inanda ng munting regalo at inabot niya na nga sa amin. Ay, kaya lang tayo. Sabon lang. Mamuna na po kami yan. Ay, kaya lang tayo.
mind if I knew what I really wanted. But looking back, I can see it's all clear. So ito mga kalipot, si Kuya James. Nag-post ako ng nakaraan ng magandang spot dito sa Hirosim. And isa siya sa mga nag-recommend kung pupuntahan natin. So ngayon, bali may dala siyang motor. Sundan natin yung motor, tapos pupunta natin yung hot spring, you know? And meron doon libre. Libre. Hindi mo nakita yung isa pa. Ay, dito yung scripted. Hindi nakita yung appear eh. Kalibot, dito na tayo sa labas ng isang resort. Dito ay libre lang daw. Nailibre lang po dito. Pag nasa labas po, maligo. Libre lang po dito. Dinis, oh. Mainit, teka. Mainit talaga. Mainit? Eh? Mainit? Mainit? Maligam-gam? Sleeping by my side. What did I do last night? Can someone make this headache away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence. Until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were ay, balo. Mas malalim. No, okay, so daming spot. Daming spot. Kung nalang pipili kung saan mo gusto. Magkakarugtong din siya. Alam yan. So parking na lang. So yung place guys, maganda. So pwede tayo maglaba, pwede tayo maligo. And meron naman mga public CR. Bayad na lang tayo. And yung next na gagawin natin, hanap ng parking, tapos pag-iusap kung pwede tayo magsaksak ng kuryente. Kasi baka kapusin yung solar natin, kasi napapalibot nito ng mga puno. Dito mga kalibot, kitang kita sa mga bata kung gaano kaganda ang lugar na to at kung gaano sila kasaya sa paliligo. And sino mag-aakala ng hot spring na to ay libre lang at pwedeng pumunta ang kahit na sino dito. We were dancing in the dark. Naghanap na nga kami ng mapaparkingan at dito ay tinulungan ako ni Kuya James para kumausap ng mga locals. Madalas naman daw siyang maligo sa lugar na to, kaya kakilala niya na rin ang ibang tao dito. So ito mga kalibot, kumausap natin si Nanay Lenny and nag-usap tayo. Pwede mag-parking dito, tapos pag kinapos tayo ng kuryente, saksak tayo ng extension. And meron naman silang public na CR, mag-apot na lang tayo. And merong kwarto, kasi sira pa rin. Turn, well, she's the
Nagparking na nga kami dito sa bakuran nila Nanay Lenny at dito nga ay binaba na namin ang motor. Sa kwarto pala namin nilalagay ang motor, mga kalibot. Kapag bumabiyahe kami ay kinoconvert namin ang kama namin para maging dalawang sofa, kaya nagkakaroon ng space sa gitna para sa motor. And itong motor na ito, mga kalibot, napakalaking tulong nito sa paglilibot namin sa Pilipinas. Kapag nakasetup na kami at meron kaming bibilhin o kaya meron kaming nakalimutan o kaya mga malengke, minumotor na lang namin para tipid sa oras at tipid na rin kasi di na kami mamamasahe at maghahanap ng masasakyan. Nilatag na rin namin ang awning tent kasi plano namin magtagal dito ng ilang araw. And dito sa ilalim ng tent ay magka-setup naman kami ng working station namin at dining tables. Kinagabihan niya ay nag-setup kami ng projector para sa mga bata para manood sila ng pelikula. And maaga pala ako nagpahinga niyan kasi masama na talaga ang pakiramdam ko at feeling ko ay magkakasakit ako. Dala siguro to ng init at pabago-bagong panahon. Oh, I guess that you were back in town. It's been a long time since you've been around. Remember when we used to make the streets unsafe together, baby. We were young and foolish then. Oh, how I wish we could go back again. Masakit si Benny, guys. Oh, wala naman. Itong malupit. Si Bossing may sakit. Ito pinakamahirap, mga kalibot, magkasakit. Kasi pag nagkasakit siya, baby. Dati nga hindi to kumakain pag wala mama niya. Oh? Oo. Buti nandiyan yung mama niya ngayon. Literal, promise. Doon siya sa mama niya natutulog, tapos tatawagin lang ako kasi hindi rin siya kakain pag di ko siya sinubuan. Pero buting hindi na siya ganun ngayon, di ba? Hindi ka na ganun ngayon. Mamaya pa. Ano, kaya pa? Kaya. Ang dami nagkasakit ah. Kaya. Pati si Bea. Si Kuya Ed din. Ano ka rin daw ah. Nagano ka? Gumaling nga ka eh. Kaagaling ka lang. Nagano ka daw? Nag-bioflu ka daw kahapon? Ayaw. Bakit? Magkakalagnat ka din? Ay, sakit yun taong. Wow! Ano? Parang magkaasakit din ako nun. Ano, ako na lang mag-isa magaling sa inyo. Kung di ako nag-bioflu nun, baka ano? Grabe kasi init talaga dun. So, sabay lamig na. Sobrang lamig sa gabi. Sobrang init talaga sa tanghali. Oh, magaling ka na. Ang daming pasyente ngayon, ha? Ang daming pasyente ngayon, oh. Puro pasyente nga, eh. Puro pasyente, ha? Okay ka na? Puro balsa? Puro baldado? Ano ta? Binigyan mo siyang tips. Oo, oh, binigyan ka maaaring. May sakit din. Kaya siguro ako kagalaw ng ano, maghapon dito, ha? Siguro ako mag-iga, siguro, nahanap ko naman natin. Oh, medyo nag-iing. Mas na masakit na, eh. Nawawala pag nakaka-relax ka. Sa ay kuya, guys, paa masakit sa kanya. Hindi makalakad si kuya eh. Pero sabi ni kuya, ay doon lang daw siya hanggang hapon. Gagaling na kaya siya. Ito kaya. Kasi nandito, nawawala niya. Mainit din si Bea. Sobrang init. Dahil nakakapasok nga si Bea. Init nga niya, no? Feeling ko dapat nga, okay dapat hindi nga, di ba, nakakumot. Ito yung alam ko eh. Pero I don't know. Kasi di man ako. Baka nilalamig siya. Di man ako doktor. Kahit mainit, pero nilalamig. Si kuya, mainit kaya? Oo. Mas nasa. Medyo pawala-wala na siya. Parang papunta pa lang ah. Yung mukha mo, papunta pa lang. Sige na, pagaling kayo guys. Dapat ano po. Ay, dapat pamasad sila dalawa, no? Inirap nga siya nito po kagabi. Dalawang beses daw. Sabi ko, yung mala, magkasundo kayong dalawa. Sama pala talaga ng pakiramdam niya. Nak! Buti pa si Jace, naligo na.
Okay ka lang, Jace? Wala ka na sakit? Nasip on check! Ay, wala na, wala na. Ay, walang police. Walang police, wala. Walang mabait sa ano ngayon. Sa pangatlong araw nga namin dito mga kalibot ay tatlo kaming may sakit. Si Via, si Kuya Ed at ako. Si Via ay di pa rin makabangon at ako naman lalong sumama ang pagkaramdam ko kapag ako'y nakahiga sa kama, kaya dito muna ako nakaupo sa sala at dito muna ako nagpapahinga. And si Mami nga ang kumikilos sa lahat mula umaga hanggang gabi. Siya ang nag-aalaga sa amin at naghahanda ng pagkain. Mama may sakit. Sa pang-apat na araw namin, medyo bumabalik-balik ng lakas namin at nagbabad na nga muna kami dito sa hot spring. Sabi kasi ng mga taga rito ay maganda raw at nakakagaling daw ng sakit ang tubig dito. At maganda rin daw sa may sakit ang hot spring. And bagay din daw to sa kumikirot na paa ni Kuya Ed. Every day you make mistakes. Kuya, okay ka na? Magaling ka na? Yung hindi nagkakasakit ang sabi niya. Kinagabihan niya mga kalibot ay nagkasakit na rin si Mami. Dahil siguro sa sobrang pagod kasi siya ang nag-aasikaso sa aming lahat sa nakaraang ilang araw. Plus, meron pa siya ang online na trabaho. Yung editor po namin, may sakit. Ayun o, no? May sakit yung editor. Lumaling nga ako bukas. Okay na yun bukas. Hindi ko buksan yung bibig ko. Ayaw. Hindi ko lang gana kumain pag may sakit. May sakit si Kuya Tet, si Ate, si Jace. Buti pa si Jace. Sip on na lang, be. Sip on check. Ay, wala na. Makalibot, may sakit sinda si Ate Bia, si Ate, si Kuya. Po, kami na lang po. Kami si Kuya Ed, anong sakit ni Kuya Ed? Kami na lang magluluto. Si Kuya Ed. Kuya Ed. Anong masakit kay Kuya Ed? Rayuma. Ano masakit kay Kuya Ed? Rayuma. Si Kuya Ed muna daw magluluto, guys. Ano to? Ano to Kuya Ed? Hinalo mo na? Pwede ba to? Hinagasan ko lang. Ay, hinagasan mo lang. Alam kong magkahali. So, bawal yan kay Kuya Ed yung nasa ilalim. Buti na lang at gumaling-galing na rin si Kuya Ed. Kaya siya naman daw muna ngayon ang mag-aasikaso sa amin. Nakaka-recover na siya sa kirot ng mga paa niya at nag-a-adjust na rin siya sa mga kinakain niya. May sakit din pala si Jason ng ubo. Ubo lang. Ubo lang, pero pawala na yung ubo mo. Ang biro, ano pa yun, nakasimula pagdating ko, parang inuubo ka. Pawala na yun sa'yo? Wala. Hindi mo paalam. Minsan na lang ako nakaubo eh. Ito po ang pagmatanda na, gato na yung ulam. Ano na lang, dahon-dahon na lang. Puros dahon na lang. Yan. Kaya, habang bata pa, huwag mag-abusado sa pagkain.
pagkain siguro, no? Na string, si matagal sa mga soft drinks. Soft drinks, tapos alak. Dati, nag-alak ka dati. Pag nagtatrap, kuya, ito nung matang. Parang walang sakit si mami. Parang walang sakit, nagsasalita eh. Nagsasalita. Pero ang taas ng lagnat nan, kanina, ano na. Ayun guys, oh, kaya hindi matapos yung vlog kasi hindi baka B.O. Paos. B.M.A. Bea. Rayuma. Kuya. Kuya. Mawawala na. Dalawa na lang nakatitira. Meron ka pa kuya? Si ate. At para mas pumilis sa pagaling namin ay lumabas muna kami para magpahangin. At may iba naman ang surroundings namin. At hindi lang lagi na sa kwarto ng bahay jeep. Sumabay muna kami sa panonood ng pelikula dito sa labas gamit ang projector natin. Ano yung luto mo ya? Napulot ko lang na ano? Shroom. Sa panglimang araw nga namin ay magaling na si Kuya Ed at siya na daw muna magpe-prepare ng pagkain natin. And tuloy pa rin ang adjustment niya sa mga pagkain niya. Mushroom? Mushroom. Pinakain to sa amin eh. Iyon ko dito. Ito talbos. Talbos. Sayang nga, ang dami daw nung nakaraan eh. Para saan daw yan? Ha? Ah? Ito para saan? Sa ulam. Hindi nila inuulam dito yan. Ang alam ko sa mga ganyan, ihi yan eh. Ihi na sa aso. Ayun ba yan? O sa tao? Iba yan ganyan. Di ba sa akin pag may... Kasi may nakakamatay na ganyan eh. Ah, baka ayun yun, no? Ayun yung mga ulam ni Ked ngayon guys, oh. Puros dahon-dahon na siya ngayon. Bawal na siya kumain ng kung ano-ano. Bumalik nga kami sa hot spring kasi pag nandito kami, ay bumubuti talaga ang pakiramdam namin. Lumuluwag ang paghinga namin at nare-relax ang katawan namin. Thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running in circles, trying to catch my breath. I've been trying. Nothing left. I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I'm running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. Pagkatinga ng tanghali ay medyo okay na rin ang pakiramdam ni Tia. Nakakatayo na siya at siya na naghahanda ng pananghalian namin. Pagdating naman ng hapon ay nakabangon na rin si Mami at bumubuti-buti na rin daw ang pakiramdam niya. Dito nga sa ilalim ng puno ay nag-homeschooling kami. Sobrang presko dito na lalong tumulong para magpabilis ang paggaling namin. Sa tingin mo ba? Bakit pinatawag ka sa'yo? I was trying to figure it out in a way. Songs of worries, traveling with the storm. But I was trying to figure it out. Hindi kami sulat ni Tiko. Nilundagan niya. 72, 73, 78, 70. Kaya pala, tama, te.
Tama. Sinundagan niya pala. Tama naman lahat. Maliban din. Sulat ni Tiko yan. Hindi na siya nandaya. Pagdating naman ng hapon ay binisita kami ni Jake para kamustahin. Siya po yung bagong kaibigan natin na nakilala natin sa Bulusan 2 weeks ago and tumulong sa atin na makahanap ng magandang spot. And mula sa bahay nila sa Barcelona, Sorsogon ay bumiyahe pa siya ng mahigit 30 kilometers para lang bisitahin kami. That I could be brave. Is there anything good on the radio? Turn it up loud and let me know how it used to be before anyone heard of you and me. Ooh. I'm feeling good, I'm feeling great. Running out of town just to celebrate. My fortune's here to stay. A one-way ticket to a better day. A rocking chair and a glass of wine. In the shade of a tree and I'm feeling fine. There's not a lot to ask when life is going by so fast. One breath away. Step up and say, mga kalibot, dito tayo sa bandang dulo ng mga bukal. Sobrang daming bukal dito. Yung kanina sa may pinagmula natin, ilang bukal meron doon. So maraming nag-aalaba doon, maraming tao, maraming naliligo. Kaya dito tayo pumunta. Kami tayo guys. Halos solo lang namin yung lugar dito. And medyo may sakit pa ako, kaya yung sakit ako medyo... sorry. Ay sabi, may mga sipon daw, may mga ubo. Okay, itong gantong hot spring. And mga kalipot, kasama po natin ngayon si Sir Jake, yung tropa natin dito sa Sorsogon. So, muna Barcelona, mapunta Bulusan, hanggang dito sa Erosin, kasama natin siya. Gawin, 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 gawin. Ayun, oh. Kaman ni ko, Chris? Hindi pa. Ha? Oo, oh, oh, ano nga. Oo, yan. And ngayon guys, ito yung pang 5 days na tinatrakaso ako, si Mami pang 4th day, and si Mia pang 5 days din. So medyo nakaka-recover na kami, and buti na lang nasa gantong place kami. Maraming puno, mahangin, hindi ganun kainit, and meron accessible na tubig na pwede namin liguan anytime. Puro inuubo. Grabe na yan, hindi na-acting yun ah. And lahat kanina mga kalibot, minum na namin. Minum kami ng calamansi juice, lemon juice, kumain kami ng dalandan, kumain kami ng suha. Ang dami niya mga ubo. And hindi kami nagsusuka, hindi kami nagmamalamig.
last night behind. I need to get some peace of mind. And when I need some peace of mind, I know where to find it. Sa ika-anim na araw nga mga kalibot ay halos wala na akong lagnat. Pero napalitan naman ang ubo at nahihirapan akong huminga. Punta lang po kami, sir. Ah, sige. Ingat ha, ingat. Sino yan niya? Ma'am si Risa. Nag-post ako ng ano, ng nebulizer. Tapos sabi ko kung pa kami nagpaperam or nagpaparenta. Sabi niya siya daw meron. Sabi ko, papamotor ko na lang sa inyo sana, punta sa kanila. Sabi niya, papasok naman daw siya ng trabaho, kaya siya lang daw maghahatid. So grabe, ang daming mabuting tao sa mundo. Maraming maraming salamat po. Hindi niyo lang alam kung gaano kalangin tulong ko sa amin. And sana, makabawi kami sa inyo. Ay. Parehas pala kami ni Mami na may hika. Pero ito yung first time ko na mag-nebulizer. Buti na lang talaga at may nagperam sa amin ng nebulizer. Maraming maraming salamat po sa inyo, Ma'am Sirisa. Sobrang bait niyo po at kayo pa naghatid ng nebulizer dito sa na-parkingan namin. So yun guys, para tayo sa inasma or hika. And panay-panay na yung ubo. So ako may natalaga yung baga ko din. Pero ngayon lang talaga ako inubo ng ganito. Kaya sumasabay na ako kay Mami. Ano to? Pagkita. Bagay ba sa'yo? Wow! Pakita mo ang tunay mong galing. Wow! Galing! Tapos sinuga mo. Nagtripan niya ng ato yun. Ipakita mo kung sino ka po. Wish that I could stay in this moment. Salamat. Ano pa kami kaya? Dan. Alipo. Isda po. Ano ah, galaw ko yung isda? Opo, sa palengke. Ang elementary na galaw ko din. Kasi ah, okay. So, ito guys, si Kuya Dan. Bumisita sa atin. And meron siyang pasalubong. Oh, salamat, Kuya. Dan isda. Uy, fresh. So, si Kuya Dan, guys, is naglalako ng isda. Titinda po. Anong titinda? Family business ka. Nung elementary ako, guys, naglalako din kami nito, mga isda. Salamat, Kuya. Salamat. Thank you. Flipin niyo yung isda. Asi ito. Bigay din to sa amin dito ni Kuya dito kanina. Ang dami sobra. So, marami na tayong pang merienda, pang laga, pang almusal. Okay, pasok ko kayo. Hey, hello! Until my heart gives in, I will do everything that I can. Ano gulang gulang? Nung ano kalapit na barangay. Ganda. Buti nga dito kami nagpwesto kasi may ano ba hindi pa rin paligoan. Oh, hindi pa rin paligoan. Maganda raw sa ano. Oh, medyo maligaw-ligaw ito dito, ganda. Sa ano sa lalim ng bukid.
ano kami nadali sa Mount Pulusa. Sobrang init. Nasa Equatorial office kasi tayo, no? Parang namin doon ang dalawang araw kami doon. At sa pagstay nga namin dito mga kalibot, ay tuloy-tuloy na din ang pag-homeschooling ng anak namin. And today, ngayon ang exam nila. Si ate din nagbigay kahapon ng ano at talbos ng kamote tao. Hindi. Ito po ay? Talbos ng lubi-lubi. Lubi-lubi. Ah, lubi-lubi. Masarap po itong gataan. Thank you. Anong pangalan niyo? Peri po. Thank you. Pag-isang kayo na ay? Pag-isang po kayo. Ano yung anak ko, yung nagpapatuloy dito? Lagi lang siya nagbibigay, kuya. Yeah. Bigla lang siya nag-aabot. Sige po sa akin. Ay, sige po, okay. Meron naman kami. Ah, marami po. Yun din po yung mga offers. Thank you, ate, Tere. Salamat po. Panggulang. Makakabawi kami po pag may pagdumaling na rin na kami. Na. Sa birthday po ng anak ko. Salamat po. So, mga kalibot, grabe. Hindi tayo nauubusan ng blessing. Meron tayong saging. Kanina meron tayong isda. Ngayon naman meron tayong lubi-lubi. Gagataan natin to. Pwede ba ito bukas? Okay. Pero panis na yan. Yan. O, diba? Sinong hindi gagaling? Papagalingin ka ng buong barangay. Grabe. Inaalaga nila kami dito. Hindi kami siguro ma... Ano dito? Ano yung mamamayan? Oo. Gently to the silent trees. I won't forget. So, mga kalibot, ngayong araw, nag-aaral si Jace tsaka si Tico. So, nung ginagawa ni Tico, hindi pa niya matapos-tapos. Ilang oras na kami. Pero tingnan mo yung mukha niya ngayon, ang saya-saya. So, ngayon, switch kami sa life lesson. Wow! Life skills. So, si Jace, di marunong maglilis ng isda. Si Tico, marunong. So, ang gagawin na nila is si Tico, tuturuan niya si Jace maglilis. Ganito yan, Tico, ha? Itong plastic na to, ayan. Double pala! Tanggalin mo yung... Tico, dito ilalagay yung hasang sa isa. Magkuha kayo ng isang plastic. Lagay mo yung hasang. Opo, boss. Tapos, wag sa mismong tubig. Have, ano na, isda. Oh, naintindihan mo. Sa gilid lang kayo. Just daram mo na lang kutuli po. Kutuli ako, kutuli lang. Sa ako gilid lang, ha? Na, just the other day. Oh, I guess that you were back in town. It's been a long time since you've been around. So ito mga kalibot, yung bigay sa atin kaninang isda ni Kuya Dan. Dahil madami naman, bigay tayo ng konti sa mga kapitbahay natin dito. I've decided it's been too long, baby.
such a heart.